Hi guys, magandang gabi sa inyong lahat and welcome back dito sa ating channel. This is Anthony, ang inyong palagi ang nakakasama dito sa ating channel. Ayan po, kayo ay binabati ko ng isang maligayang Pasko at manigong bagong taon. Medyo late na yung ating pagbati ng maligayang Pasko. So sa lahat ng mga hindi ko pa nabati ng maligayang Pasko, belated Happy Christmas sa inyo din at sa inyong pamilya. Ngayon pong taon na to ay sana po ay magkaroon kayo ng mas masagana, mas matagumpay na at mas healthy na bagong taon, no? So sa darating na 2022, marami po tayong mga naka-line up na gagawin. Lalo po ngayon, no, sa mga kapwa ko nurses, ako po ay gusto kong ibalita sa inyo na ako ay nag-resign na sa NHS, no, at ako po ay nagdesisyon na na mag-full-time, no, po sa agency o pag mag-full-time sa pagiging isang bank nurse, no. So ngayon pong gabing ito, yan po yung gusto kong pag-usapan natin, no. So bakit ako nag-come up sa desisyon na umalis sa NHS at mag full-time ng bank, no. So unang-una po, no, kung hindi niyo natatanong, meron akong dalawang anak at sa lahat ng mga hindi pa nag-follow sa akin ay bakit meron akong dalawang anak at meron akong asawa na full-time din nagtatrabaho, no. At meron po akong negosyo na pinatatakbo. So, at the same time, ako po ay isang nurse, no. So, ang demand sa time ay napakarami, no. When we talk about managing time ay napakahirap, no. So, unang-una 'yun ang struggle kung bakit nag-desisyon ako na magbank na lang bilang isang nurse, nurse, no? Ang pagkakaiba ng full-time, no, na nurse at bank nurse, sa mga hindi nakakalam, syempre sa mga kaibigan natin na mga nurses na gustong pumunta dito sa UK, ang pagkakaiba is basically yung bank nurse, yung agency nurse, you work on your own time, no, yung sariling discretion, yung pagpili, ikaw ang pumipili ng time, ng work, kung saan ka mag-work, ano. At yun ang iyong isa sa maganda noon, yung full time, syempre ang schedule mo is mandated by the employer, no, kung anong iyong kung anong trabaho mo, kung anong binigay sa iyong schedule, yun ang iyong papasukan, syempre. So unang-unang reason bakit ako nagdesisyon, no, siguro yung mga kaibigan ko na nanonood dito, no, yung mga kasama natin na mga kapwa nurses na nagdi-decision din, no, siguro maganda na tingnan natin kung ano yung mga possibilities, no, ano yung mga potential na reason bakit ka magdi-decision. Don't make your decision based on this video, kundi pag-isipan mo rin kung ano yung mga dapat mong pag-desisyonan, no. At siyempre pag magdi-desisyon ka, you should weigh the pros and cons, no. In this video ay gusto ko lang i-share sa inyo kung ano yung mga reasons ko bakit ako nag-desisyon, no. So nung last day ko ng full-time nurse sa NHS is noong December 30. No, tomorrow is my first ever shift, no, na bank nurse ako. Ako na ang pumili ng aking schedule, no. So, unang reason bakit ako nagdesisyon. First is yung freedom, no, of time, no, freedom of time. So, gusto ko kasi na medyo may time ako para sa negosyo, meron akong time para sa mga anak ko, at meron akong time para sa ibang mga activities ko, sa ibang mga extracurricular activities, no. Priority ko yung schedule naming mag-asawa, no. So basically because we are both full time, 37.5, there are days and weeks, no, na nagko-conflict kami ng schedule. Ang mahirap is basically mag-swap ng shift, no. Yung iba kasi sabi nila pwede namang makipag-swap, makipagpalit ng schedule,
mga ganon. So those are that one is the first reason kung bakit ako nag decision na mag bank na lang para ako na yung pumipili ng sarili kong schedule kung kailan ko gustong magtrabaho at suited yon dun sa pangangailangan ng pamilya ko, no? So kung walang trabaho si Mrs., pwede akong pumasok, at kung may pasok siya, pwede akong hindi pumasok para mag-look after ng mga bata, no? Ikalawang reason is basically yung salary, no? Salary, medyo maganda ang salary ng bank nurse kumpara doon sa full-time nurse ka. Siyempre, mayroong pros and cons yun, no? So, yung iyong full-time nurse na salary is basically meron added benefits yun. May increment ng salary every 2 years, may tenure, no? May security of jobs, no? Meron kang siguradong kita at the end of the month, no? Kaya lang yung kung pag-iisip, pag ibabalanse natin yung NHSP, no, which is the NHS professional, no, mas malaki ang binabayad nila sa mga bank nurse, no? So kung ikaw ay full-time at gusto mo mag-NHSP, so pag weekends medyo malaki ang bayad nila. Kapag ka weekdays, nights, no, medyo mas malaki ang bayad nila kumpara doon sa katulad ko na bagong nurse na ang aking kinikita ay more or less mga 14 pounds an hour pa lang, no? So kung ako ay magbabang nurse, medyo mas malaki yung aking sahod kumpara doon sa aking sinasahod as a full-time nurse, no? So kapag ka, katulad ngayon sa trust namin, meron kang at least, no, nagre-range ang income mo ng from 19 pounds to up to 30 pounds per hour kung ikaw ay magbabank, no? So kontrolado mo na oras mo, mas malaki pa yung sasahudin mo. So yun yung pangalawang reason. Pangatlong reason is yun nga, may negosyo ako, no? So may negosyo ako. Minsan yung aking negosyo nasasakripisyo dahil dun sa schedule ko sa trabaho, no? So bakit na sasakripisyo? For example, I have a photography business, no? So may mga tao na gusto magpa-book ng kanilang photography session, o kung gustong magpa-book ng birthday, o gustong magpa-book ng engagement shoot, o gusto nila magpa-book ng simple photography session outdoor, no, o kaya sa studio. Ang nagiging problema, it's because I am working on that day, hindi ako makapag-commit na kuhanin yung trabaho because I am already committed to the hospital, no, to my duty, to my nursing career, no. So committed ako doon. Ngayon kung ako ay part-time, pwede kong tanggapin yung trabaho na yon, tapos pwede kong i-reschedule yung aking duty bilang nurse, no, doon sa hospital, no. So mamamanage ko na maayos yung aking schedule, yung aking time. Ang isang reason kung bakit gusto kong gawin yon is because sometimes mas malaki yung kikitain ko doon sa mga sessions na yon kaysa doon sa full day ko na trabaho sa hospital, no. So more or less kung 14 pounds an hour ka, 12 hours ang per shift mo, kikita ka siguro na mga nasa around 150, 160, 170 pounds for the full day, no. Samantala kung meron akong session, minsan mas maganda yung kung maganda yung session, no, mas malaki yung kikitain ko dun sa session na yon, no. So yun, isa sa mga reason. Patatlong reason yun. Paapat na reason is basically, minsan pagka nararamdaman mong pagod ka, no? For example, may tatlong shifts ka na ginawa sa regular duty mo, no? Meron kang tatlong shifts na long day, 12 and a half hours, no? 12 hours kang duty. Yung patatlong araw mo minsan, pagod ka na, at parang gusto mong magpahinga, no? Parang gusto mo ng, parang gusto mong huwag mo nang pumasok, kinabukasan ka na lang papasok, magpapahinga ka lang, no. So kung ikaw ay bank nurse, no, kung ikaw ay
full-time duty pala, hindi mo pwedeng i-cancel yung iyong duty kinabukasan kasi kapag kinancel mo yun, sick of sick ka. No? So, pag nag-off sick ka, syempre, meron yung repercussion. No? So, pwede kang bawasan ng salary kung ikaw ay sobra na sa sickness o kaya ay papatawag ka ng iyong manager kung bakit ka nag-sick, no? Kung ano-ano pa. Samantalang kung ikaw ay bank nurse, no? Provided may 24 hours ka na o kaya ay kung kailan mo gusto, no, pwede ka ding mag-cancel the night before eh. Kaya lang, syempre, pagka ikaw ay nag-cancel, meron ka ding warning. Pero at least at the same time, pwede ka mag-cancel at pwede mong sabihin na gusto ko magpahinga ngayon, sa isang araw na lang ako mag-pick up. So, meron kang flexibility, no? So, halimbawa, gusto mo mag-absent ngayon, ayaw mong pumasok, cancel mo lang yung duty mo, tapos mag-pick up ka na lang the next day para na sa ganun, makover mo din yung ship na nawala. So, yun guys, medyo mahaba na yung video natin at kung kayo ay may tanong at kung kayo ay may gusto pa malaman, no, pag-uusapan pa rin natin kung ano yung papakita ko sa inyo yung first salary natin sa katapusan ng buwan kung magkano kinita ko dun sa lahat ng mga ship na pwede kong i-duty ngayong buwan ng January, no? So, yun guys, binabalita ko lang sa inyo yan. At syempre, sa mga kapwa ko nurses abroad, sa mga kapwa ko nurses dito sa United Kingdom, at sa mga kapwa ko nurses na gustong pumunta ng United Kingdom, this is one of the options na pwede nyong gawin once na mayroon na kayong chance na gawin yung ganito, no? So, yun, pwede na kayong mag-agency o mag-bank nurse, no? So, pag-usapan pa rin natin kung ano yung mas maraming pros and cons nito pagka nagro-roll na yung ating experience. First time ko to na magpo-full-time sa ganitong klase ng scheme, no? Sa ganitong klase ng trabaho. Sanay na ako na maging self-employed. Pero this time, bilang isang nurse, ako ay nag-resign, no? So, at the same time, I'm taking the risk, no? At the same time, also, I'm trying to embrace, no? And try the possibility of enjoying my own time freedom, no? So, yun lang. Maraming salamat. Good night. God bless. At saka, Happy New Year po sa lahat. See you later. Bye-bye.